Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, bibigyan namin kayo ng first impression namin sa bagong-bagong Honda BRV V-CVT. Ano, game ka na? It's Kalika time! Ang makina nito ay 1.5-liter double overhead cam IVTEC inline 4-cylinder gasoline engine. May maximum power ito na 121 PS at 6,600 RPM. At may maximum torque naman na 145 Nm at 4,300 RPM. Ang transmission nito ay CVT. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. At dahil first impression, edi mag first impression muna tayo. Ang first impression ko, Anyway, una ko ngang napansin, nag-mature talaga ang design ng Honda BRV. So, from dati na ang itsura kasi niya, no, medyo maraming mga design elements, ang daming nangyayari. Mm-hmm. Ngayon, mas nagmukha siyang social, upmarket, medyo may konting luxury feel, parang ganun, di ba? Sa outside, ah. Oo, nag-tone down kasi sila sa mga accents, pero ang ganda ng kinalabasan, parang wow, nag-rejuvenate. Kasi ganun naman, di ba? Pagka sinabi mo Honda, dapat medyo social. So yun, napanindigan naman niya na medyo mas sumusyal siya ngayong bagong model ng BRV kesa yung last model. Maraming salamat muna sa Honda Cars Philippines, no, sa pagpapahiram sa atin itong Honda BRV kahit hindi pa ito nalo-launch. Pero syempre, pag nilabas namin itong video na to, eh na-launch na siya. Itong bagong BRV compared dun sa dating model, mas mataas na siya, mas malapad at saka mas mahaba. Mas mataas na rin yung ground clearance niya, 207 mm to be exact. Sa unahan, ang una kong napansin yung headlights kasi lahat siya LED na. So ang ganda niyang tignan, kamukha na niya yung mga headlights ng mga mas mataas na model kagaya ng Civic. Diba? Ang ganda yung may ganun-ganun na LED. Pansin din yung chrome bar na nasa gitna na tumuloy-tuloy hanggang sa gilid. Yung grill din ng tong bagong BRV, black na siya compared sa dati na chrome. Tsaka mas maganda yung shape ngayon ng hood, eh, no? Mm. Mas mataas kasi siya. Mas social talaga yung itsura. Basically, yun talaga. Yun yung nangyari sa front, yun yung nangyari sa sides, yun yung nangyari sa likod. So sa sides naman, ang nagpa-social sa kanya, ganun din sumimple yung design. So dati kasi kung mapapansin nyo, yung mga matte na body moldings, ang kakapal, mm-hmm, tas meron pang mga umbok-umbok. So ngayon kasi ang linis ng itsura niya. So makinis na at saka medyo lumiit ng konti, naging social yung itsura. Binawasan din kasi nila yung mga masyadong chrome garnish at saka yung roof rails. Yan, mas maganda na yung pagkakalapat dun sa bubong, eh. Sa likod, same story din. Luminis yung likod, pero yung taillights, grabe. Kamukha niya yung sa city, di ba? Ang ganda. Pag nakita mo, ah, Honda yan. Ang size ng gulong, 215, 55, or 17. Para alam nyo lang, mga katandem, itong gamit nating variant ngayon, ito yung V. So, hindi ito yung pinakamataas na variant. Mm-hmm. Pero, mga katandem, high-end na ang datingan dito sa loob. Bakit? Unang-una na dyan, leather na tong manibela, leather yung mga upuan, pati yung mga sidings may mga leather. So, lahat siya leather na akala mo high-end. Pero, ganun kasi talaga. Minimal lang ang difference nito doon sa high-end. Actually, ang difference lang niya ay Honda Sensing, di ba? Honda Sensing. Yung top of the line, meron nun. Ito, wala. Dagdag nyo pa doon sa pinagkaiba, meron yung top of the line ng side curtain airbags and paddle shifters. So, yung feel mo talaga pag nandito ka sa loob, high-end. Yung Honda Sensing kasi, maraming mga laman yun. Isa na doon yung pinaka-paborito namin na sabi ko nga na dapat, no, yung susunod na sasakyan namin, sana merong ganun. Yung adaptive cruise control. Yan yung paborito ko. ACC. Oo, ACC. So, ang mangyayari kasi doon sa adaptive cruise control, no, kung may mabagal na sasakyan sa unahan mo, yung cruise control mo, kahit naka 100,
yung sasakyan sa unahan mo 80, hindi niya bubungguin yun. So, mamemreno siya ng kusa, babagal siya ng kusa. Yun yung gusto ko. Kaya sana nga, no? Ano na kaya ang susunod? Ano na kaya yung bibilhin natin? Oh, diba? Saan ka nakakita naman yan, no? MPV, tapos merong adaptive cruise control. Sarap. Wala BRV lang. Merong cruise control, pero kumbaga, adaptive cruise control kasi to. Oo, iba yung adaptive sa regular. Ang adjustment ng manibela, tilt lang siya, wala siyang telescopic. Ang upuan naman, atras na, abante, nare-recline, at meron din siyang seat height adjustment. Ang space, ito yung maganda dito. Kasi kanina, tinesting ko siya. So, nagpunta ako dun sa third row seats. Sinagad ko lang yung atras. Pero yung recline, syempre hindi ko sinagad. Nilagay ko lang dun sa katamtaman. Nagkasya ako kaagad doon sa third row seats. Pero, adjustable pa ng abante at atras yung second row seats. Kaya kung mas matangkad sa akin, pwede pa rin kumasya. Ia-adjust lang yung second row seats mo. Ia-abante lang siya. Ia-abante mo lang yung second row seats mo. Nabulol. So, ibig sabihin, kung kasya ka, malamang kasya ako. Oo, naman. Diyos ko, lapad yun. Laki naman ang pinagkaiba natin dalawa. Siya yung basihan kung pag nagkasya siya, maluwag. So, sa mga hindi nakakalam, kasi parang matagal ko na yatang hindi nasabi yung height ko, 5'8 ako at malapad. Meron din tong maraming power supply. So, meron siya dun sa third row kung kailangan mo mag-charge. So, merong saksakan dun or kung gusto mo magka-camping ka, may sasaksakan ka dun. Sa gitna, meron din power supply. At dito sa unahan, meron din. Ang mga bottle holders din dito, kompleto. Dito sa unahan, magkabilang side, meron. Meron pa ditong dalawang cup holder sa unahan. Sa second row naman, meron din siyang bottle holder sa pintuan. Tapos sa third row, meron din siyang tag-isang side na cup holders. So, kung marami kayong drinks, may mapaglalagyan kayo. Drive-through friendly. Oh, yan yung problema doon sa iba na ano eh. Pag mag-drive-through, yung drinks mo nasa harap. Makikiabot ka, mapabot naman. Ang problema, pagka yung dalawang nasa harap, may drinks din sila. O saan mo ipapatong yung iyo? Dito naman sa dashboard, malinis siyang tignan. Combination siya ng matte black, merong piano black, may mga silver accents. Tapos naka-automatic climate control na rin kayo. 7-inch ang screen, pwede ang Apple CarPlay and Android Auto. Dito sa ibaba ng aircon, sa harap ng mga cup holders, meron siyang slot doon compartment na pwede nyo ilagay yung dalawang cellphone nyo na nakatayo, magkaharap, kasyang-kasya. Nandun na rin yung saksakan ng USB, dalawa meron. Mm-hmm. Ang shifter naman, madali lang din gamitin kasi meron lang siyang park, reverse, neutral, drive, S at saka L. So, may sport mode siya, tas yung L kung kailangan mo ng lower gears. Ang mga upuan, naka leather seats, ang lambot. Seryoso, iba yung lambot ng upuan nito, sarap sa puwet. Yung visors naman dito sa harap, parehong may salamin pero walang ilaw. Maganda yung tunog ng radyo, ha, in fairness. Nakita nyo ngayon, malamig yung aircon, pero ang problema kasi dito, pag maaraw at wala kang tint, iyan niya eh, pumapasok yung init ng araw dito sa loob. Kaya tingnan nyo, nag-overheat yung camera namin, kaya time out muna tayo. Pero pag meron ka kasing Supramax Nano Ceramic Films, up to 99% heat rejection niya. So yung init doon sa labas, hindi tatagos dito sa loob. Hindi mag-overheat yung camera mo. O, diba? Pero malamig ang aircon ng BRV ha, garantisado. Uulitin ko lang, malamig ang aircon ng BRV. Nagkataon lang na itong camera namin ay nandoon sa salamin na hindi natututukan ng aircon. Nakadikit siya doon. Nakadikit siya sa salamin. Lahat ng init ng araw nandoon sa salamin. Kaya kayo, ilalagay ko na lang dito yung details ha. Pakabit na kayo, Supramax Nano Ceramic Films. Test drive naman tayo. Simulan na natin to with a bang. With a bang eh, no? So ilalagay ko siya ng S mode, naka-stop tayo, no? Tapos preno tayo, i-launch natin, tingnan natin kung gaano kabilis. So record natin. Game! May tulin din tong BRV ha. So nakita nyo naman siguro yung acceleration natin from zero. So from zero yon. Ngayon testingin naman natin na rolling 30. So balik muna tayo. Mag rolling 30 tayo. So
So from zero, meron siyang bira. Yan, 30, tapos full throttle. May batak ha, may batak. May power to, so kayang-kaya nitong umovertake. Kasi 30 kilometers per hour yun, tapos ginas ko, so may ramdam kang acceleration. Pero hindi pa rin siya yung super takot level. Oh, hindi. Pero meron. Oh. Yun yung importante, makaka-overtake ka. So, nandito na rin naman tayo sa test track ng Honda, no? Na kanina pa kaming naliligaw. Ikaw lang! Ayun, rumble strips nga pala yung dinaanan natin yun. So, sobrang swabe. Ngayon kasi, marami ditong mga lubak-lubak. So, sa lubak-lubak na to, ipapakita natin sa inyo ngayon ang performance. Oo. So yan, dito tayo una. Pre-designed nila to ha, hindi to yung baka sabi nyo malubak sa loob. Hindi, may, talagang may track. Oo, may course sila dito, track course, ganyan. So yan, unang-una na, yung humps na malaki, swabing-swabe. Tapos ito kasi, kabilaan talaga yung ano, yung lubak niya na medyo matataas. Hmm. Pero ang ganda ng bagsak ng suspension, no? Parang... O diba? Parang ano? Oh pero oh, okay lang. Pwede ha? So yan, tapos ang susunod naman dito, eto, yung mga malalaking bato. Oo. Yung mga panghilod. Mas malaki pa to sa panghilod, no? Ano ka ba, anong ihihilod mo dyan? Malalaki, malalaking mga bato-bato. So eto, mas malala pa to sa mga ano, potholes ng Manila, no? Ang lalaki. Pero ang mapapansin nyo, maganda, maganda yung suspension ito, ang ganda ng bagsak. Pagkaahon niya, yun, maganda. Galing ka ba? Yung mga panghilod na nadikit. Ako sunod ito naman. Ito pa lang yung panghilod. Yung maliliit. Oo, yung panghilod. Laki ano pa hihilod mo. Diyos ko naman. Ganun na. Oh, ito yung bato-batong mga panghilod. So yan. Easy-easy lang. Ganda, ang ganda ng suspension. So sobrang komportable nito, no? Kahit palubak-lubak, kahit bato-bato, kahit panghilod. So ito mga humps naman. Yan. So, swabing-swabe sa humps. Parang umaalon ka lang, no, sa humps. Oo. Yan. Ang susunod natin, itong nasa unahan. Ito naman, sobrang ahon. Pero may gagawin tayong kakaiba. Ito, ha, aahon tayo. Sa ahon, di ba, pagka mga manual na sasakyan, mahirap yan. Kasi baka mamay umatras ka. Pag so, nakabitin. Ngayon, pag nakabitin kang ganito, yan, nandito tayo sa gitna, no, nakabitin tayo, nakapreno ko. So mahirap to. Tsaka sa mga ibang automatic na sasakyan kasi, mauhulog ka na lang patalikod. So ang gagawin ko ngayon, bibitawan ko yung preno, iaangat ko sa camera yung tuhod ko, sabay tsaka ako kumagagas. So titingnan natin kung aatras siya. So ready? 3, 2, 1. Oh, eto pa ako. Gagas ako. Oh, di ba? Hindi tayo umatras. Uulitin ko pa. Preno tayo. So yan, nakapreno tayo. Full stop tayo sa ahon. So, tingnan nyo muna yung paligid natin o kung gaano tayo katabingi. So, Dward, bahala ka nang iikot yung camera. So, ngayon, papakita ko ulit yung tuhod ko. Iaangat ko sa preno, sabay magagas ako ulit. Ito. Okay? Yeah. So, yun. Hindi tayo umatras. So, safe ka kahit sa mga ahon kasi meron siyang hill start assist. Oh, diba? Pero yung pagpreno na yun, hindi siya forever na titigil ka lang doon. Enough time lang para makapag-gas ka, nas makaahon ka ulit. Oh. Pero ang importante nyo, nakikita nyo naman, tinanggal ko yung paa ko sa pedal, pinakita ko muna sa inyo bago ako naggasolina. Oh. Kaya niya. Kumbaga yung time nga na yun, kumbaga umangat ka pang ganun. Oo, umangat pa. Tapos ngayon naman, ito kasi puro mga tight na turns dito. So ito na lang, isa na lang tayo. So, iikot tayo sa puno ng mangga. Sa mga pagitan ng puno ng mangga. So, ito yung isang advantage ng BRV. Kasi nga, hindi siya ganun kalakihan. So, kasyang-kasya siya sa mga ganitong mga maliliit, mga tight spaces. Tapos, yung turning radius kasi niya, maliit lang. So, kahit magpaikot-ikot tayo dito sa puno ng mangga, wala tayong problema. O, di ba? Ay, ang hindi natin nagawa pala, turning radius. So, unahin na gawin na natin yan, yung turning radius. So, dito tayo, sagad natin sa gilid. Oh, may box. Shoot mo sa box. Box. Okay. Sagad natin. Tingnan natin turning radius. Okay. Two. Oh, mga dalawang lane. So, yun. Low maliit lang yung haba nito. Siyempre, tinansya ko eh. Kasi siyempre, niruruler ko pa sa isip ko eh. So, speaking naman sa driving, siyempre, sa steering, okay na tayo. Malambot, easy.
Yung throttle response niya immediate, yung braking niya sobrang suwabe pero malakas pag diniinan. Yung shifting sobrang suwabe rin. Actually, wala nga pala tong shifting dahil CVT. Wala eh, wala akong masabi sa driving nito. Basta madaling gamitin, may power, wala. Tsaka tahimik oh. Tahimik, komportable. 7-seater, tahimik, komportable. Pogi. My God. Wala, ito. Ito yung mga level up. Ito yung ano eh. I dare say it again. I dare you. Perfect. Ano? Perfect formula para sa mga Pilipino ngayon. Oh. Wala, yun talaga eh. Sa budget, pamilyang Pilipino. Ano, diba? Budget, 7-seater, maluwag, pwede kang maglagay ng gamit, makorma. Diba? Kahit saan, pwede mong gamitin. Yun, diba? Lalo na yung pag may Honda Sensing, sulit. May adaptive cruise control yun, ka pa. Oh. Kaya kung kunwari ako bibili ng BRV, matik yan, dun ako sa may Honda Sensing. Kasi pagka naka-testing na kayo ng Honda Sensing, nako, hindi nyo na masesense ang iba. Yun na pala, namamanhid na pala sa iba, hindi mo na masesense. Hindi kasi yun talaga, yung adaptive cruise, panalo talaga yan. Akala ko there's no turning back. Parang mga ganun. Hindi ko in-expect yung wala na kayo ibang masesense. Ang tinest drive namin ay ang all-new BRV 1.5V CVT na nagkakahalaga ng 1,295,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Unang bad para sa akin, yung top of the line lang kasi yung may Honda Sensing. Sana lahat ng variants meron na rin. Maganda dito, meron siyang adaptive cruise control, yung top of the line. Kaso yung ibang variants kasi wala siyang cruise control. Wala na akong masabing bad dito, kaya sasabihin ko na lang, walang ilaw yung visor. Ako rin, wala nang masabi. Kaya siguro, wala na talaga akong maisip. Sorry na. Siguro yung likod nito kasi, siguro lagyan lang ng konting chrome para pandagdag bling. Pero talagang, sorry, ang hirap maghanap ng ano eh, bad. Etong good, madali naman to. Unang-una na dyan, yung style and looks, grabe. Sabi ko nga, na-rejuvenate yung itsura ng bagong BRV. Talagang napaka-stylish, napakaganda niyan tingnan. Naging more premium talaga yung itsura niya. Maluwag din dito sa loob kasi nagkasya ako, 5'8 na malapad. 7-seater din to kaya marami kayong taong may sasakay dito. Flexible din yung seating arrangements niya. So kung anong space yung kailangan mo, kung kailangan mo nang maglalagay ka ng malaking-malaki, pwede mong itupi yung mga second row seats pati yung third row seats. Idagdag nyo pa dyan, yung mga upuan sa likod, pwede nyo rin silang iatras at iabante. Refine din ang driving experience dito kasi yung pag-drive mo sa kanya, yung steering, sobrang lambot, pagka mabagal ka pero pag bumibilis ka, tumitigas, yung pedal feel niya, yung preno, swabing-swabe, yung accelerator niya, ganun din. Lahat talaga refined, sobrang yung wala siyang jerk, basta tuloy-tuloy lang, ganun lang siya. Parang ano, well-oiled machine, Nax. Yes. Very good din sa akin yung Honda Sensing nito, syempre, kasi safe na safe yung driver and yung passengers. Plus, ang pinaka-paborito namin, meron siyang adaptive cruise control sa top of the line. Meron din tong Android Auto or Apple CarPlay, kaya kung ano man yung gamit mong cellphone, eh maidudugtong mo dito sa infotainment system. Naka-automatic climate control din to at malakas ang aircon. Mataas din ang ground clearance, kaya kung may lubak-lubak o may baha, hindi ka masyadong mag-worry. Ang verdict ko naman dito, kung naghahanap kayo ng premium feel 7-seater MPV, very good to. Isa pa, dahil Honda to, every 10,000 kilometers lang ang maintenance. So mura ang maintenance mo at saka hindi ka madalas pupunta sa service center. Pag matagal ang gamit din dahil Honda, hindi ka mahihirapan sa mga parts. At syempre, mas madali lang din tong ayusin kasi walang masyadong mga komplikadong electronics. Maraming salamat po sa panonood! Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin! O, next video na! RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.